Bay Chico. Bayabas lang pala yung gusto mo? Ah, bayabas lang. Mara, ayun, no, bayabas lang. Gusto mo na dito ang tumira? Opo. Kami bayabas. Bayabas. Bro, actually, dalawang bayabas. Opo daw, kung may bayabas. Ayun. Iwi ka talaga, ayun, Reyna. Bayabas, bayabas. Kaso sabi ni Reyna, gusto niya daw may kalaro. Opo. May kalaro? Marami ka na dito magiging kalaro. Ang kalaro mo dito, mga aswang. Hindi, ano. So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, ano? At ang bibisitahin naman po natin ngayon ay si Reyna at kasama-sama po sila ni na Kalingap Prab and K-Boys para tingnan yung kanyang lupa. Ang bibili nilang lupa para sa kanya, ano? And guys, dito natin makikita. Si Reyna ay may pagkabata pa talaga yung isip at dito rin natin makikita kung saan ay talagang nagmamature na rin siya. Kumbaga, nasa pagitan po siya ng pagmamature at pagiging isang typical na teenager po, ano? At kung nakapagtamsak ka na, ay tutuloy-tuloy na po tayo. Pero bago po yan, ay tuloy lang po natin suportahan ang buong proyekto ng Team Kalingap sa pangungunan ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at siyempre si Kalingap Prab po, ano? Tara, let's go! Tamsak muna, ha? Cause I don't give a fuck what you say. Una, kauna-unahang milyonarya. Wow! Grabe. Kalingap beneficiaries. Reyna, nagpakaramdam na ikaw ay mayaman ka na. Masarap. Pinakamayaman ko. Masarap sa bahay. Masarap na feeling? Wow, grabe. Ang sarap daw sa feeling, guys, maging milyonarya. Well, totoo, di ba? Oh, kasi milyonaryo ka na ngayon eh. Ano? Kaya po sa feeling na kayo mahirap na mayaman. Mahirap din ang mayaman? Bakit naman na mahirap mayaman? Kasi nananakawan, gano'n? Kasi po, dati hindi pa ako nakapasya ko. So, anong plano mo sa pera mo sa 1 million? Makakabala na po ako ng pula. Wait. Yan po po sa pag-graduate ko po. Pag-graduate mo? Wow, grabe. Galing naman. Galing naman ng purpose niya. Grabe, ano? So, balak po rin bang bumili ng lupa? Ay, ako. Pagkaya ngayon, bumili tayo ng lupa. Akin na yung pambayad. Meron pa. Asan yung pera mo? Andyan? Dala niya? Kung maingay, baka manakawang ka. Grabe. May million ka dyan? Oh my God. Kasi nandito tayo ngayon kasi mabibili po tayo ng lupa para sa bahay ni Reyna. Yay! Thank you sa... Ano nga bro, dito ka bro? Pasalamatan mo yung sponsors kasi yung nakaraan ay hindi ko masyadong na-highlight yung mga sponsor na tumulong sa kanya. No? So mabuti pa bro, pasalamatan yung mga tumulong kay Reyna. So yan, maraming salamat po dun sa nag-sponsor. Hindi man nagpabanggit ng pangalan. Yeah, yung group nila? Yung group na lang ay kay Ma'am... Sasi ang namumulong, si Ma'am Rowename. Yan, Rowename. So, yun ang... Ayun, malinaw guys. No? Tapos Reyna's best team. Yung guys, no, malinaw, no? Yung talagang tunay na sponsor sa lupa ni Reyna ay ayaw magpabanggit ng pangalan. Kumbaga, parang proxy na lang po si Ma'am Rowename. So, yun po. Basta halos lahat mo nang nag-sponsor kay Reyna. Basta lahat yun. Shoutout na natin, ano, Reyna? Salamat po, Reyna. Bago ang lahat, baka gusto mong pasalamatan yung nagbigay sa iyo ng pera, yung 1 million, 1.5 million. Pasalamat ko sa kanila. Alam, grabe, ang daming pera. Ito ka sa tibad ko na rin pa binili din ko mga damit at kung inyong pasapasaran ko. Oh! Ang daming sinabi, guys. Grabe, ibang iba na si Reyna talaga ngayon. Sobrang ananas na dati. Ano? So tara po, andito si Madam. Si Kagawad? Si Kagawad po. Alam po, Kagawad. Para na din sa ano, ang napili niya ay Black 6 Slot 8. So, Black 6 Slot 8? Yes, kita natin. Yes. Actually, dito yung pinakang right of way niya. Yung pagpasok dito, 6 meters yan. 6 meters. Okay. So, ito yung paligid. Pakita yung paligid, bro. Para makita din nila kung saan lugar. At yan yung... Actually guys, itong ano, bibili nila, itong location po, ano, isa itong subdivision po eh, kaya lang, hindi pa siya talaga nade-develop at kakaunti pa lang yung mga nakakabili. Kaya medyo mura pa po yung presyo ng lupa. Pagka ito, nagtayuan na yung mga nakabili, nagtayuan na ng bahay, bigla pong tataas yan. Kaya maganda na ngayon na rin makabili po, ano. Kalsada yan dyan, ano, medyo tahimik pa,
Ayan, wala pang masyadong mga tindahan, ano? Pero gusto mo naman yun, di ba? Gusto, ay, gusto mo may tindahan. Gusto niya may tindahan, guys. And then dito naman, 5 meters tayo papasok. Papunta okay. Na dun sa area. Yan, may mga bakod na po. Ano, may nakabili na niyan? Mga nakabili na. So, ayan nga po. Nung una, may, ito ba yung kay Kuya Brooks din? Ito rin? O iba? Iba yun? Mas iba, iba. Yun. So, iba pala yung kay Kuya Brooks. Yung hindi nagustuhan ng sponsors, ano? So, bale, eto na yun. Eto siya. So, okay, malapit lang. Nag-ano na rin pati yung, nagbakod na rin pati yung katabi niya. So, susugin niya lang. Dito yung muhon. And then, tara, bay na. Yan ang magiging... Sorry guys, 100 square meters. Malaki na yun eh. Malaki na yung 100 square meters. Dito. Ayun. Then, straight, diretso lang tayo. Tsaka ano? Yan. Parang ang press ko na lugar. Tapos may muhon din dyan. Nakatapatan. May muhon dyan. Yan. So... Pero guys, may sasabihin ako sa inyo, ano? Mamaya, pag tinanong si Reyna, may mga condition po siya para magustuhan niya yung, ano, yung isang lugar. Kumbaga dito, mayroon siya mga sasabihin na condition. Ano, Reyna? Reyna, dito ka, Reyna. Okay na ba sa'yo dito? Okay na ba sa'yo? Yan. Kung gusto mo lang po dito. Hindi. Ang plano kasi, papatayon ka daw ng bahay dito, sarili mo ng bahay. So, itong paligid, okay ka ba dito? Gusto ko po dahil kalarok pa hindi akumain. Gusto. Isang kondisyon, kailangan maraming kalaro. Doon yung maraming kalaro para di siya mainip, para di ka mainip. Maraming ka ng kalaro dito. Bite-bite. Ang kalinda talaga na rin na, grabe. Ayun, may nagbabahay. Kasi, ayun nga, medyo, ano nakikita mo dito? Tahimik? Ano po, tahimik po. Baka po, ano? Baka ano? Ayun. Baka maboring? Opo. Ang kalinda talaga na rin na, pambihira. Oh, kasi ako, bago natin bilhin, gusto ko, yung magugustuhan mo na yung lupa, ano? Pero ikaw, pag-isipan mo mabuti, no? Kung gusto mo talaga dito, ano? Kasama mo si Mama Roda, siyempre. Ayun guys, so, si Kalinga Prab na mismo ang nagbanggit, no? Alam kong marami nag-aantay dito eh, na kung sino yung makakasama ni Reyna. Siyempre naman, si Mama Roda niya po, ano? Kung ibibigay ka agad sa iba yan, eh, siyempre, sanay na si Reyna kay Mama Roda niya. Malamang hindi rin papayag po si Reyna. Yun. Ayan, so para sa akin, okay naman siya. Tahimik nga. Ayan, tingnan mo yung kapaligiran, bro. Maririnig mo lang yung chainsaw. Chainsaw lang ano? Ay, rinig mo ano? Chainsaw. Oh, chainsaw lang yung narinig mo kanina. Hindi yung mga bata. Yung mga bata. Doon sa dalak fire off mo dati sila mga kabataan. Gusto mga kabataan yung sa simbahan. Ayun, sa dalak daw dati, maraming mga kabataan. Ano, ganun? Simbahan po. Yung ganun, galing. Cellphone. Sagapahan. Kailangan may simbahan. Ang daming kondisyon. Facebook, YouTube. Panoorin mo ako ah. Opo. Ayan. So, ito po. Ayan. Pakita. Dito ka, Eds. Pakita mo yung lupa. Yung beba? Beba, saan gusto mo? So, ito si Reyna. Isang milyonarya. Pero, wala pa naman sa kanya yung pera. Nasa safety na, ano po. Nasa bangko po yung pera. Kumbaga, naka-time deposit po, safe no? Na lugar. Safe na account, ano? So, salamat po sa nagbigay kay Reyna. At ngayon, bahay naman po yung next project nila. So tayo pa rin yung nataasan dito. Siyempre, bilang respeto na rin sa mga sa talagang tumulong. Yan, yun, tama. Salamat po dahil pinadaan niya po sa amin, sa akin, yung ganitong tulong. Ano? Kasi malaking ano po yan sa akin. Tawag dyan, nakakatuwa din po. Kasi andun po yung respect niya bilang talagang unang tumulong kay Reyna. At siyempre, kay Ate Roda, salamat din. Ano? Dapat nga kasama si Ate Roda para makita niya kung okay sa kanya din to. Kasi ang makakasama naman niya ay si Ate Roda. Sino ba makakasama niya bro? Si Ate Roda o yung mama niya? Si Ate Roda na lang muna ang itaba niya. Kasi ano, si mama niya may sariling ano na din. Pero ang tanong, kanit... Correct po. Talaga si Mama Roda niya, ang talaga makakasama niya po ano. Kay Mama Roda niya gumaling. Kumbaga sa sistema ng pag-aalaga ni, ano, ni Roda, yun talaga yung totoong nagpagaling. Kumbaga para secondary na nga lang po yung gamot eh. Ang kailangan talaga ni Reyna, yun talagang
pagmamahal ng isang ina na si Ate Roda lang po ang nakapagbigay doon, ano? Kaya napaka-importante po ni Ate Roda sa buhay ni Reyna. Hindi siya pwedeng mawala, lalong-lalo na hindi patuluyang magaling si Reyna po, ano? Kailangan talaga. Ito ba ipapangalan yung lupa sa kanya ba o kay mama? Ang sabi kasi, ano, kay mama niya tas sa kanya. Eh, siyempre sabi ko, kung kasal si Ate Melanie, mahirap yun. Alright, so... Tama si ano, tama si Kalingap, no? Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng basta-basta ipangalan kahit pa sa nanay niya. Eh kung kasal naman po, eh siyempre may iba yun. Kumbaga baka mamaya may tsapwera na si Reyna. Medyo para sa akin mas okay kung sa kanya na lang ipangalan. Yun, kaso kailangan yung nanay niya at minor de edad eh. Okay lang si mama niya siguro, no? Kasi nakausap, okay na lang. Pero tanungin din natin, yung kasal baga, mahirap din kasi baka mag- Yun! Isa pa yun. Tama. Kaso correct. Sabi ni Reyna, gusto niya daw may kalaro. Tama. May kalaro? Yan. Baka dito magiging kalaro. Ang kalaro mo dito, mga aswang. Yung mo! Bakit ayaw mo? Yung mga lumilipad pa ganyan, no? Ayaw niya yun, siyempre. Ah, may pulis na nakabili daw. Baka si Sir Olives yun. So, magandaan po, malapit kalsada po. Kalsada po. Ha? Kalsada po. Ito, kalsada na to. Di ba sa subdivision po ito, no? So, ayun, subdivision nga. Yan inner lot na yun na gustuhan ni Vincent na para kay Rina. 100 square meter, 110. 110K. Yes. 100 square meter yan. Hindi 120, hindi 150. Hindi pa. 100. Okay. Kami po, yung pambayad namin is bibigay ko kay Vincent. Ano? Pero yun nga, siguro panoorin muna nung mga sponsors pag napanood niya na ito. Para malaman din nila kung okay ba kay Reyna yun. Ano. At saka, dapat din mapuntaan din ni Ate Roda eh. Pero kung ayun, bakit naman sinasabi na kailangan makita pa ni Ate Roda, no? Siyempre po, napaka-importante nung ano din ni Ate Roda kasi nagtatrabaho din po yun eh. Kumbaga kung feeling niya eh hindi makakabuti sa kanila ni Reyna, maaaring maghanap po sila ng iba. Number one po na importante si ano, Ate Roda. Kung nag-go na yung mga sponsor, go na po kami. Kasi pera naman po nila yun at siyempre, kailangan din natin i-consider yung decision ni Reyna. Kasi siya yung titira dito eh. Hindi naman kami. Siya yung titira. So, Daming prutas dito. Yun yung pinamatinding condition. Kailangan may bayabas. Bayabas lang pala yung gusto mo? Ah, bayabas lang. Ayun, yung bayabas to. Gusto mo na dito ang kamera? Opo. Kami ang bayabas. Opo daw po, may bayabas. Hindi mo ka talaga rin. Bayabas. Ah, wala pa. Hindi pa yung season para bumuo. Ilang ang minuto kada mga 10 minutes to, no, to diet, no, mga ganoon. Mga 10 minutes po siya to diet. Eh, ibig sabihin malapit lang din pala, guys. Kumbaga, kung 10 minuto na travel time papunta diet, malapit lang din 'yan. So, okay. Tsaka taga diyan po yata si ano, si Vincent Calyada po, ano. Sabi nga ni Vincent, eh wala pang 1 kilometro yung ano, distansya ng bahay nila. Hanggang dito sa subdivision na ito. School! Wow! School yung kanyang tinatanong. Doon saan sa school siya. Kaling? Santa Cruz Elementary School. Gabon Elementary. O tara, lakarin natin. Akalain yun guys, naisip ni Reyna na yung regarding sa school, grabe ano, yun po isang sign na nagmamature na talaga si Reyna. Para makita mo. Tara bro. Para, so ito mga kalingap ano, ito yung daan papunta dun sa highway. May ilog din. Tara, may ilog din? Sa kabila, ilog na yan. Feeling so small. Watch the clock ticking. Alright, so wala pa rin po palang mga bahay. Ano pa lang po yung ginagawang bahay? Yung pa lang, okay. Yung pa lang po yung bahay dito. Mga nagbakod pa po yun. Yung babakod pa lang eh. Yung mga sima na nakabili. Ayan, so andito kasama natin. Ayan, si Kuya. Ikaw, Eds, ano masasabi mo sa lugar?
Yung honest opinion mo, ano, para kasi dito titira si Reyna eh, no? So, syempre, bilang matagal ka na rin nakatulong, na umalalay kay Reyna, bilang kuya. Ano, Reyna? Si Edo. Kilala mo si Edo? Si Edo po. Si Edo? So, guys, no, thank you naman at binigyan ng, ano, ng pagkakataon si Kalingap Edo na makapagsabi din na kanyang opinion. Balibalik ta rin pan po natin ang mundo. Talagang napakalaki po ng naging role ni Edo sa buhay ni Reyna. Lalong-lalo na nung talagang pahirapan ta, nung talagang malala pa yung kanyang sakit. So, importante rin yung kanyang opinion po. Ano? Oo, oh, demo. Anong message mo kay Edo? Salamat po. Wow. At yung tumulong sa iyo din, ano? Ayan, tayong tatlo, baga, pabalik-balik tayo sa Naga dati, no? Opo. Oo. So, tanungin natin si Kuya Edo mo. So, tanungin natin si Kuya Edo mo kung ano masasabi niya dito sa lugar, kung okay ba na tumira dito si Reyna. Go, Eds. Sa akin, maganda yung lugar. Ano, malapit sa, nasa kalsada, yung sa Tago. Tapos, maganda yung lupa. Okay, okay siya. Yung problema lang yung gusto niya rin, yung naman ang pinag- yung mga gusto niya. Yung mga tao. Yung mga kakausap. Kasi mahalaga rin po yung may mga kinakausap si Reyna. Oo. Kasi yes, tama po. Nagpapaano sa kanya para maging, ano, matrain yung isip niya para laging may kausap. Yeah. Para mas kumalas ba. Okay. Tama yun. So kung ano, okay naman itong lugar. Wala namang problema sa akin. Sa lugar okay, pero sa condition na rin, dapat yung maraming tao, no? Ayan. Ako ganun din eh, okay din sa akin, pero siyempre, si Reyna ang masusunod. Oo, si Reyna talaga masusunod. Okay na. So yun guys, ang galing, no? Kabisado niya, no? Ni Kalinga Pedro yung mga pangangailangan ni Reyna, para magkapatid na po yan. Younger sister niya po. Bunso nga po si Reyna, di ba? Kailangan maraming tao na nakakausap. Dahil yun po yung isang ano, nakakapagpagaling po sa kanya. Therapy po, ano? Maraming tao na kanyang nakakamingle. Final decision na to. Okay na sa'yo? Oo, okay na. Wala nang baguhan yan. Okay. Dito ko natitira. Solo ka lang dito? Opo. Wala na. Hindi ka natakot? Oo. Yung mga mumu dito. Baka mahirapan kayong bumisita dito, layo. Tanayan. Marunong ka magmotor? Hindi, nakadama. Hindi. Alam mo, natanda mo yung biyahe papunta dito, hindi. Nako, maliligaw ka niyan. Kung nalang po, sisilayan pa ako dito. Marunong ka mag-Google Map. Dapat. Isipan mong mabuti, ha? Dama. Reyna, tanungin mo kay Mama Roda mo kung okay ba kayo dito, ha? Kasi habang buhay na kayo niyan, habang buhay na kayo dito. So yun guys, narinig niyo yung sinabi ni, ano, ni Kalinga Prab na kailangan talaga yung approval ni, ano, ni Ate Roda kasi habang buhay na daw silang doon titira. Ibig sabihin talagang walang hangganan yung plano na magkakasama si Reyna at si Ate Roda. So alam kong gustong-gusto niyo rin yun, syempre, no? So, papagawa ka ng bahay dyan, oh. O yan, dyan sa ano na yan, wala kang kapitbahay dyan. Mga pulis lang po dito? May pulis daw dito. Saan ba nandala sila? May pulis daw. Wala pa, di pa tinatayo. Ganap baka pa. Panagkataon, ayan, panagkataon, ikaw ang una magkakabahay sa dito. Kakabahay dito. Yun yung kapitbahay mo, yung kalabaw. Ano pa bang kalabaw? Alagaan. Alagaan, no? Alagaan doon yung kalabaw. And mga Kalingap, syempre salamat kay Brother Vincent Calyada. Siya yung nagano dito, no? Recommend. Ito po mga Kalingap yung ano, highway. Sarap po. Tsaka ano guys, yung highway na yan, no? Tapos kalsada na po ito, papunta dun sa lupa ni Reyna. Kumbaga, nasa tabing kalsada pa rin po siya. Hindi siya yung talagang looban. Ito po mga Kalingap yung highway. At dito, may mga bahay na rin dito. Ayan. May mga bahay-bahay na rin para sa labasan. Marami na rin palang bahay dito sa labasan, ano? Marami na rin pala. Okay na rin pala. Maganda nga din kasi yung ruta. Malapit din sa akin. Okay na rin pala, bro. Okay na. Ayan, so, si Vincent, tanongin natin kung anong kanyang masasabi dito, bro. Ikaw, bro, anong
opinion mo dito sa lupa? So yun, para sa akin, mas okay na din dito si Arena kasi safe siya, malapit sa kalsada at maraming tao dito. Kumbaga, marami din titingin. At malapit lang din po ito sa akin, wala pa itong 1 kilometro, mabilis ko lang takbuin ito. Ayos. Kaya matitingnan ko din si Rina na isa din sa kuya niya na mo-monitor para kay Rina sa kalutuan, sa magiging ano, resulta ng bahay ni Rina. Siyempre, titingnan din natin. Ayos. So, yan, salamat naman po sa mga kasi yung bahay ni Vincent dito lang, dinidiretsyon lang po ito. Kina Vincent na po yan. So, yung mga sponsors, kayo na pong bahala, ano? Kung okay na, is okay na. Pupasok. Ano? Saan po ako mapapasok? Saan ka papasok dito? Saan nga ba bro? Saan Vincent? Dito may malapit itong school na high school at may elementary din dito. Malapit din dito sa police station, sa simbahan. Wow! Yun, marami dito kaya safe ka dito rin na. Apo. Good. Yun, grabe guys, no? Talagang hindi makalimutan ni Rena yung kanyang ano, yung kanyang isang pinaka main concern kung saan daw siya papasok. So, talagang gustong-gusto niya pong mag-aral, no? Grabe yun. Doon ako natutuwa kay Rena kasi mahilig talaga mag-aral. Good dito para sa iyo. Saan pa ang nagbalik ng pagkain? Ah, malapit din ito sa palengke. Kaya safe pati bilihan ng pagkain, concern din niya. Dito. Ano? Alam mo, malayo dito? Yung crush mo, malayo na dito. Yun lang. Sino ba crush mo? Malabo ko, wala. Meron niya pa, sabi mo, pokey kami na dito. Sinong pokey? Yeah. Ano pa, may tanong ka ba? Na. Yan, ito. Okay ka tumira dito? Okay. Galing ni Reina. Wala ko. Walang ka ano-ano si Reina. Napit sa kay Ruby Lin. Walang ka ar-arte. Talagang go lang. Yan ang gusto namin kay Reina, oh, napaka-humble mga kalingap. Millionaire na yan. Millionaire na, walang humble na humble talaga. Galang pa. Magalang. Yes, po. Magalang si Reina. Ganda ng mga sagot niya, oh. Ah, nagliko pala tayo? Ano rin naman sagot tayo? Believe kay Reina. Ewan lang po. Ha? Ewan ko po. Di mo alam? Yeah. Mamasyal pa tayo, umaga pa oh. Ay, siya, okay lang po. Bagasbas, okay sa'yo? Okay lang daw. Sige, bagasbas tayo. Buti na lang talaga. Yay, bagasbas, kakaid. At Roda, no? Sige bro, punta ka na. Thank you. Hindi talaga sila nagkamali, ano? Kung kanino nila pinaalagaan si Reina. Talagang perfect yung pagpili nila kay Ate Roda. Kaya Ate Roda, shout out. Kasama? May lakit pa, may hindi. Grabe, sipag talaga. Bye. Sige bro. Bye! Bye! Oh, masyado magpagod bro. May blood kaya naman. Ganda ni Reina talaga. Grabe. Ang Bianca Umali ng Kalingap, si Reina Mima. Grabe. Hindi. Dito, humble talaga si Reina. Bianca Umali. Nakatawa naman, ngayon rin natin nakaka-jamming si Reina, ano? So, siya natin si Reina, mga kalina. Tara na, doon tayo. Mami rin na tayo, Reina. First time mo dito, Reina? Opo. Namiss mo kami, mga kuya mo? Opo. Isa-isayin mo kami, sino ako? Mayroon. O, sino ito? Siyempre. Sino ako? Kuya Iya. Yun, iyan. O ito, sino ito? Edo. Sino? Edo. O yan, may kilala ka dyan sa mga yan. Ito. Oh. Parahawan. Uy, galing. Kilala niya. Ito, sino ito? Baba Jello. Ay, Papa Jello. Yung mga K-boys guys, no, may mga kanya-kanya naging papel din po sa buhay ni Reina dati. Yan si ano, si Juan TV, dating kasama din nila sa iisang bahay, no, kasama si Ate Roda. At yan din ay talagang maasahan nung panahon na yon kasi kahit dis oras ng gabi, pag gusto ni Reina ng ano, prutas talaga naghahanap kahit madaling araw. Naghahanap talaga si Juan TV. May bigay lang yung hiling ni Reina. So may papel po yan. Ito naman po si Starax. Nako, pagkaina atake dati si ano si Reina. Talagang halos solohin niya yung ano, yung pagbubuhat kay Reina. Ay malaking tao, kayang-kaya niya po si ano si Reina, no. Yun naman si Jello, isa rin 'yan sa dumadalaw-dalaw kay Reina, nagdadala ng prutas po, no. Yun. Ito sino 'yan? Pogi. Pogi. Pogi.
Ito, ito. Ay! Lager. Yung Super Mac, yung naka-escalto yung Super Mac. Ay, Super Mac! Super Mac! Ah, Super Mac now! Super Mac! Si Quenel, first time mo makilala, no? Gapo? Ano, kilala mo rin? Gapo? Kilala ko din. Gapo? Bata, bata ko. Sorry, mga kalingap. Upo ka rin ah. Diba? Pabalik na pagkain. Ang ganda ni Reyna ngayon, no? Pizza! Talagang kakaiba. Diba, burrito mo yan? Una ka namin na tagpuan. French fries. Ang request mo. Ha? French fries. Ah, French fries. O sige. French fries? Order tayo. O sige, Reyna. O, dahil ngayon lang ulit tayo nakapag-jamming. O, nilibre ka namin. Dapat na kami libre mo kung may 1 million eh. Sige po. Nilibre mo ko? Bait naman. Grabe, salamat. Nilibre tayo na Reyna. O sige Reyna, pili ka na dyan. French fries? Nilibre tayo guys, na Reyna. Guys, nakakagulat yung laman ng bag ni, ano, ni Reyna. Libre mo kami? Pili lang kami kahit ano. Wow. Nakakatawa naman. Bawasan mo na yung 1 million mo. Ano? Yeah, nilibre daw sila. Kahit 1,000 lang. Pero, kapag 900. Alam ko hindi papayag si Kalinga Prams sa kanyan eh. Order po ko. Pakadali nga ba ako? Ito na, ito na. Huwag na. Ito na. Nandiyan na, oh. Nandiyan na po. Nandiyan na po. Ito yung ano, yung nanon Joma. Yung madaming card po. May French fries po kayo. So, kumusta naman rin ang pag-aaral mo? Mabuti lang po. Mabuti naman. Anong grade mo na? Grade 6 po. Grade 6 ka na? Grade 6 na siya. Grade ka na ng grade 6. Imbitado ba kami sa graduation mo? Ay, apo. Pwede kami umakyat ng stage? Apo. Anong award mo? Ayun, sana nga po ano, makasama si Kalinga Prob sa pag-akyat sa stage. Kasama si Ate Roda, ano, sa graduation. Ano sabi? Batang ano ka daw? Batang matalino po. Batang, batang piyapo? Hindi po. Ay, batang matalino? Batang matalino. Wow. Kasama matalino po, mata eh. Matalino ka daw. Mata, malinaw daw yung mata mo? Hindi po po. Matalinaw? Matalinaw daw? Nangungupya ka? Hindi po. Ay, kala ko. Sabi matalinaw daw. Matalinaw nga po. Matalino? Matalino. So, may kaibigan ka naman doon. Ano pangalan ng kaibigan mo? Shelo po. Shelo? Shelo? Sino pa? Adeline po. Wow, tama yan. Kinikwento mo kami sa kanila? Hindi ko lang po kinikwento. Baka po sa kanila eh. Hindi kinikwento. At least honest siya, no? Hindi siya nagsisinungaling. Ah, okay. Tama yan. At very good. Mag-graduate ka na pala, no? Apo. Masaya ka naman doon sa school mo? Apo. Nagpapasok ka palagi? Eh, siya po. Ano, nakatigil po kasi wala po pera. Ah. Nakatigil po ako yun. Noong dati? Nagtigil ka? Apo. Hindi ka pa nakikita ng Kalingap? Hindi pa po. Okay. Hindi mo naman namimiss yun ang lolo mo? Hindi po po, siguro po. Hindi pa? Ikaw. So yun, galing kay Reyna, hindi naman sinabing hindi namimiss, kundi hindi pa po niya namimiss si lolo niya. Masaya naman kasi siya sa feeling ni Ate Roda. Ano? Tanong ka sa akin? Po. Anong gusto mong tanongin sa akin? Mabuti lang po, ikaw sa inyo. Oo, mabuti din ako sa amin. Galing. Bro, dati ang hirap kausapin na Reyna, pero ngayon, ang ganda ng kausap. Ang ganda na niyang kausap. Totoo yun, totoo yun. Grabe, nilibre talaga tayo ni Reyna. Thank you, Reyna. So, ano yun, Reyna? Paano yan? Mabayad na tayo? May dala kayang pera? Mabayad na po. Meron kang pera? Nasaan? Dabag ko po. Ha? Dabag ko po. May pera siya, may pera. Sa pitaka ko po. Sige, kunin mo. Wow! Nasa pitaka daw. Sigurado ka, meron ka? Grabe, may pera si Reyna. Hala. Oh. Ay, grabe. Wow. Ay, ang dami. Ang yaman. Ang tindi guys, ang daming pera ni Reyna. Hala. Hindi na, mag-dabag na. Kami na.
Grabe guys, ang daming pera, ang daming baon, ang daming... Tigpa 500 ang laman ng wallet niya, ang dami. Milyonarya na talaga guys. Ayos! Bala-bala. Oh? Ang hirap. Grabe, ang daming pera. Gulat sila lahat eh. Kami na, ako na. Joke lang yon, joke. Ayan, hindi naman talaga papayag siya, no? Si Kalinga Prab na pagastos yan ang kahit sino man sa mga beneficiaryo niya. No? Kapaga, nagjo-joke lang. Grabe, napakabait naman ni Reyna. Oh. Dami, oh. 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 Ano yan? 500? Anong gagawin ko dyan? Kaya sa isa. Hindi, wag na. Siya raw magbabayad talaga. Sa ano mo na yan? Pambaon mo na yan? Saan galing yan? Ang dami mong pera. Birthday party mo? Wow! Ayun, sa birthday party. Na yung nasa Bulaklak. Ingatan mo yan, ha? Ako na lang mabayad. Nakagulat ka rin, ha? Nilabas mo yung 1,000,000 mo sa pitaka. Grabe. Ang bira mo, 1,000,000 ka sa pitaka. Yeah. Ang hirap maka-move on dun, ha? Kumbaga, nagulat din pa ako, eh. Bakit pinayagan ni Ate Roda na magdala ng napakaraming pera ni Reyna? Siguro hindi bababa ng mga ano yan. Mga 10,000 siguro. Ano talaga, Reyna? Kapal, eh. Pero kahit mayaman ka, di mo kami nakakalimutan. Wow, sabi ko, oo naman ko. Very good yan, Reyna. Ang yaman mo na talaga, Reyna. Ayos, sana all. Yan, salamat. 2,000, mukhang kailangan ko ata rin na yung 1,000 mo, ha. Kala ko ano lang, kala ko 1,000 lang. Joke lang. Ako na lang, bahala ako. Bye-bye, Reyna. Ayun. Ay, dito pala si Ate Roda. Ate Roda, sinig pala namin yung lupa, pero pag-isipan nyo pa rin, ma-upload ko yun, tapos makikita nyo kung okay dun. Ha, kasi habang buhay na yun, siyempre, dapat pag-isipan natin mabuti yung lupa. Ano? Kasi si... ayaw nyo nung una. Ano? Pag medyo malayo sa kabila. Oo, yun nga. Isaw-isaw. Ha? Mamaya! Hindi, kakakain lang. Kakain na naman ang isaw. Bye-bye! Bye-bye! Ate Roda, salamat. Thank you. So, ayun, thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panonood. God bless po. Ayos talaga. So, ayun, no? Guys, grabe talaga. Ibang-iba na po talaga si Reyna. Bukod sa nagmamature na talaga yung isip niya. Although, sabihin na natin na, ano, na may pagiging bata. Well, 16 lang naman po siya, no? Kailangan pa niya ng bayabas para, ano. Pero yung may isip niya yung school, saan siya papasok doon, pagka, kunwari, andun na yung bahay niya, niisip niya lahat yun at kung may mabibila ng pagkain, yun yung mga basic kasi na necessities eh. Napaka-importante po nun. Kung wala yung bilihan ng pagkain, hindi rin po komportable yun eh. Kumbaga, nakaka-ano ng time, nakakaubos ng oras yung ganun. So, ang galing po ni Reyna, bumibili ba ako? Talagang halos everyday and every time na mapapanood natin siya, laki pa ng ano eh, laki ng improvement talaga. Sana nga po ituloy-tuloy na, no? Para lalo na ngayon, yung sponsor niya, yung nagbigay ng 1,000,000 po, eh, gustong ano, dalhin sa St. Luke's o kaya sa Makati Med si, ano, si Reyna para patingnan sa mga talagang magagaling na doktor na, mga espesyalista. So yan, next month, abangan po natin yan, guys, pagdating ng sponsor niya, no? At talagang sila ay tutulong para sa paggaling ni Reyna. So yun guys, hanggang dito na lang ulit. And sana nagustuhan nyo ang video natin na ito. And huwag kalimutan mag-thumbs up. Maraming salamat sa inyo. God bless. At makita-kita tayo sa akin sa sunod na upload. Bye.